Ika-isa ng Agosto, Huwebes, ang paggunita kay San Alfonso Liguorio, Obispo at Pantas ng Iglesia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Naihahambing ang kaharian ng langit sa isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng kung ano-ano. Nang puno na ang lambat, hinila ito papunta sa pampang at saka naupo ang mga tao at tinipon ang mabubuting isda sa mga timba at itinapo naman ang mga walang kwenta. Ganito ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Lalabas ang mga anghel para ihiwalay ang masasama sa mabubuti at itatapon sila sa nagliliyab na pugon kung saan may iyakan at pagngangalit ng mga ngipin." At itinanong ni Jesus, "Nauunawaan niyo ba ang lahat ng ito?" "Oo," ang sagot nila. Kaya sinabi niya sa kanila, "Kaya bawat guro ng batas na tinuruan tungkol sa kaharian ay katulad ng isang ama ng tahanan na may tabihan at laging may bago at luma sa tuwing kukuha siya." Nang matapos ni Jesus ang mga talinghagang ito, umalis siya sa lugar na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Naihahambing ang kaharian ng langit sa isang malaking lambat. May mga sitwasyong nakatatampo. Ginagawa mo ang mabuti, subalit tila ang mga gumagawa ng masama ang umaangat. Sa buhay, may mga taong maghapon ang nagsasaka sa init ng araw, ngunit hikaos pa rin habang may nagbebenta lang ng droga na napakaginhawa ng buhay. Nasaan ang katarungan doon? Nasa Ebanghelyo ngayon ang kasagutan. Ganito ang kaharian ng langit. Isa itong lambat na inihagis sa dagat at nakahuhuli ng kung ano-ano. May masama, may mabuti, may pangit, may maganda. Pero hindi nga ba makatarungan na makasama natin sa kaharian ng langit ang mga taong hindi naman tumutupad ng kalooban ng Diyos? Makatarungan bang kasabay mong nagsisimba ang korupt na politiko ng bayan ninyo na nakaupo pa sa pinakamalapit sa altar? Mahabagin ang Diyos, pero makatarungan din siya. At malinaw ito sa Ebanghelyo ngayon. Titipunin ang mabubuti at ilalagay sa timba ang mga walang kwentay, itatapon upang sunugin. Dahil may langit, may katuturan na maging mabuti. Dahil may langit, bilang na ang oras ng mga masasamang nagahari-harian kung hindi sila magbabagong buhay. Pagsasagawa. Dahil may langit, ano-ano ang mga bagay na gagawin mo upang mapasama at manatili sa timba ng may kapal?